Ang mga organized crime ay tulad rin ng sida. Hindi lalaki ang apoy kung walang panggatong. Ang maliliit at malalaking panggatong sa apoy na ito ay mga tiwaling pulis at mga general. Kailangan silang lipulin. Kapag wala ng panggatong, kusang mamamatay ang apoy. Sa layunin nating linisin ang sistema sa police force, natitiyak kong maraming tao ang susuporta sa atin. Isang umaga, magigising na lamang ang mga mamamayan na wala ng mga corrupt na pulis. Maging ang mga kriminal, matatakot na rin. Alam nila na ang ating ginagawa ay isang mabilisang pagpapairal ng batas. This is going to be the beginning of a good business relationship. This way, yes. We should work together again. Money to be made. Here it is. Victor? Posting! Walang yaka, Victor! Yeta, akala ko ba safe tayo dito? Piyaw, si ako wala alam dyan, Sanchez. Tayo na! Ha!
Nandyan! Nandyan! Sige na! Huwag ka bunot! Huwag ka bunot! Ako galit sa polis, piyaw sinye di tsapcheng! Dahil ikaw sira negosyo ko, piyaw sinye di tsapcheng! Todi siro, todi siro! Tatay ka! Patay lo! Patay ka! Gago! Shit! Sir, napatay nila si Reyes. Yung iba na dali namin, mga pulis din. Under sila ni Montero. Ito yung mga ID nila. Mamaya-maya lang, iha. May inintay lang ako. Laki ng bahay. Sir, nandito na po si na Captain De Leon at Teniente Silva. Pare, ano na naman ang iniisip mo? Nasa harap natin si General. Arriba. Sir! Kapitan! Sir! As you were, ano ba yung importanteng itinawag mo sa akin? Nagkaroon po kami ng bypass operation kahapon at may naka-encuentro kami mga pulis na mga naka-assign sa inyo. Napalitan ko nga. Ikaw palang head ng raiding team. Yes, sir. Good job, iho. Congratulations. Salamat ho, sir. Pero mukhang wala kayong narinig sa mga sinabi ko, sir. Ang sabi ko po, mga pulis ho, na naka-assign sa inyo ang mga involved. So, matagal na sila hindi nagre-report sa akin. Awol na mga yon. Alam niyo, sir, sawang-sawa na ho ako sa ganyang alibay eh. Ting may involved na lang ng mga pulis sa isang krimen, yan na lang parati ang palusot ng kanilang mga opisyal. Teka nga muna, kapitan. Ako ba pinagbibintangan mo na may kinalaman sa mga kaso ng mga skalawag na pinatay ninyo? Kayo nagsabi niyan, sir. Hindi po ako. Hindi mo ba alam kung anong mangyayari sa'yo? Sa pakikipag-usap mong ito sa akin? Baka hindi mo alam. Kapitan ka lang, general ang kausap mo. Kaya kitang patanggal sa tungkulin. Kaya
kaya kinang suspendihin at ipatapon sa malayong lugar. Ano sabi niyo, sir? Ipatapon, ikaw, sa malayong lugar, Konyo! Sir, gawin niyo ho kung ano tingin niyong tama at ipagpapatuloy ko ang investigasyon ko sa kasong ito. Pero kapag nakakuha ko negabuhok na ebidensya laban sa inyo, ipinangangako ko sa inyo, sir. Ito ho mismong kapitan na to ang siya magkukulong sa general na katulad niyo. Are you threatening me? Pinag-iingat lang kita, sir. Pinag-iingat saan? I'm sorry, but you're not involved here. Wes, kinakausap kita. At para paalalahanan mo ang papa na mag-ingat, meron ka masamang iniisip laban sa kanya. Ma'am. Attorney. Attorney Montero. At tandaan mo to. Kapag may nangyaring masama sa papa, ikaw ang una kong hahanapin. Attorney, pulis ho ako. At ang isa sa trabaho ko'y mag-imbestiga para malaman ang katotohanan. Tama na yan! Makakalis ka na, Kapitan. Yes, sir. Sir. Arriba, ma'am. Bastos! Sino ba yung walang modo na yun? Bakit siya naging pulis? Iha. He is just doing his job. Then why were you upset? I'm not upset. I think I have to go. My baby. Pare, sumusuko na yun ah. Paskip lang sa kulungan yan. Tapos na kayo? Oo. Kami naman ha? Kami naman. Kami naman. Okay. Sige, sige. Ops! Ops! Sir, sir, sir. Ops! Ayos ba mga ensayo natin, Santos? Ayos lang, sir. Lockpick! Magaling din, no? Pero si sir, magaling dyan? Oo, mas magaling. Pare. Matindi. Sir, parang mali yung binaril natin. Parang kabaro. Ha? Bakit? Wala ba kayo napansin? PO1 pa lang, tarantado na. Ano, sir? Paano mo naman nasabi yan? Ang hihina naman ng mga mata nyo. Tignan nyo yung hawak. Oh, hindi ba pera to? Ang aga-aga, kurat na. Patong. Ang bilis talaga ng mata mo, sir. Hindi namin nakita yan, ah. Maaaring hindi nyo nakita. O nakita nyo rin, hindi nyo lang talaga binigyan ng pansin dahil naka-uniforme. Eto, tandaan mo, Santos. Maski na pulis, kapag nagkasala sa batas, pinaparusahan din ang mga yan. Pero, bata-bata mo pa, labo-labo na mata mo. Pare. Ayon sa iyong mga pahayag,
Ang humalay sa iyo ay mga alagad ng batas. Mga pulis. Makikilala mo ba ang mga taong nasasakdal sa kasong ito? Opo. Naririto ba sila ngayon sa loob ng hukumang ito? Opo. Maari mo ba silang ituro? Opo. Ituro mo. Sino po? Order! That's all, Your Honor. Kayong nasa loob, pag-usapan natin mabuti to. Kung anong kailangan nyo, sabihin nyo lang sa amin. Sir! Anong sitwasyon? Sir, lasing naman mo yata kayo, sir. Doy, nakainom lang ako, ah. Hindi ako lasing. Anong sitwasyon, Santos? Sir, may nasabato kami mga hold-upers sa jewelry shop dyan sa may eskolta. At dito po sila sa loob na pasok. At ginawa pa nilang hostage yung mga squatters na nakatira sa loob ng building. Sino? Sir, umikot si Ferrer. Pinosyan niyo mga fire escape. Uy! Solo flight, ha? Rambo. Ang tatapang, ha? Pero nga niya mikropono mo. Kakanta lang ako. Hoy, mga pogit! Sumuko na kayo! Bibilang kayo kasampo! Tigilan nyo na yan mga inarting nyo! Kung hindi, papasukin namin kayo! Isa! Dalawa! Pito! Sir, dalawa pa lang ah. Nahit na ako! Siyam! Kapo! Oh, halika na! Pasok na ako! Sir, sir! Santos, anong gagawin natin? Ano? E ano pa nga bang gagawin natin? Sunod na! Sa building, mga kababayan. At kami kinakabahan sa mga nangyayari dito dahil yung leader ng pulis ay panay ang inom ng alak. Ano? Oo nga eh. Kung mano-mano lang patay sa atin itong mga to eh. Dapat makasiba tayo dito. Sige, talubungin nyo! Hey!
bata. Kain ng pako niya. Ano? Hoy! Magdasal ka na! Katapusan mo na ngayon! Gago! Pare! Hoy! Sir, ano nangyari? Sir, ligtas na yung mga hostage? Okay na. Okay na. Ang galing niya talaga. Hayop. Idol. Baba! Halika! Victor, alam mo ba ikaw ang ehemplo ng mga bagong pulis na ito? Paano kung laigagalang? Kung palagi kang umiinom. Uy! Pati na sa TV, nare-report na yung paglalasing mo. Uy, pare, pare, kumis ka. Pwede ba itigil mo na yung paglalasing mo? Nakakaya na tayo. Sir? Tignan mo itong tarantadong ito. Daldal ako ng daldal, tulog pala. Dario, iuwi mo na yung kaibigan mo. Sir! Yes, sir. Pare, halika na. No. Halika na. Soy. Uwi mo na yan, Dario. Epe, ba't hindi nyo pa si Baking yan? Naiisip ng mga tao eh, katulad din kami yan. Lasinggero din kami. Parang hindi maganda. Alam nyo ba, matagal ko na siyang gustong alisin sa pwesto eh. Nanghihinayang ako. Magaling eh. Sir, palitan nyo na yan. Marami naman kayo mauko mas magaling pa dyan eh. Tanggalin nyo na. Oo nga naman, sir. Nakakatakot kasama yun eh. Takaw bala yun. Lalahatin ko na kayo mga pulis. Si Victor ang may pinakamaraming accomplishment. Alam niyo ba kung bakit? Pag pinahawakan mo sa kanya ang kaso, ituring mo ng solve yun. At pag nagpahanap ka sa kanya ng kriminal, abangan mo na lang si Jaryo. Dalawang pwedeng mangyari doon. Napatay o nahuli? Eh, bakit hanggang ngayon hindi pa nakikilala o nahuhuli yung taong yun? May magaling bang ganun, sir? Iho, dahil sa anak niya, kaya yan naging lasenggo. Pare, pare, nasa bahay na tayo. Ha? Halika na. Oh, halika. Kaya ko, pare. Bigat mo. Pare, kaya ko. Oh. 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 Aurin! Eric!
Andito ang Daddy Eric. Alin niya sa Daddy. Ko. Eric, dahan-dahan, anak ko, guwapo. Handa mo nakainom ka. Oh, inaanak ko pa naman yan. Oh, sige, kiss mo inaanak ko, kiss mo. Oh, tama na ang bakuso. Bakit mo dito dinala yan? Mare? Diba sabi ko sa'yo paglasing yan, huwag mo nang iuwi dito yan? Ito. Mare, isang ko naman dadaling kumpare ko. Eh, dito siya nagpatid. Ang mga baby. Eh, di sa bahay ng asawa niya. Mare ka namang waray. Napakatapang mo naman. Eh, di ba? Asawa ka rin niya. Iba ko. Excuse me, no? Hindi niya ako asawa. Kabit. Pare. Tingnan na, pare. Ako lang bahala rito. Kaya ko na to. Dali mo na lang yung kotse at sunday mo na lang ako bukas. Sigurado ka? Oo, sigurado ako, pare. Sigurado ako. Sige na, sige na. Uwi na ako. Namimiss ko ng pamilya ko eh. Oo, sige na. Umalis ka na. Ah, kumare. Papaalam na ako ha. He! Pare, uwi na ako. Oo. Pare, ingat lang. Magta-taxi na ako, pare. Ingat, ingat. Bet, gawa mo nga akong kape. Punyeta, hindi Bet ang pangalan ko ah. Baka ibang bahay ang inuuwian mo. Huwag mo nga akong matawag-tawag na Bet. Sabi mo, kabit. Eh di Bet. Leche. Sir, ganito yata sa inyo si ma'am. Di, namimiss lang ako niya. Sandali ha. Hari ba ako? Mahal. Ikaw naman, nagbibiro lang ako eh. Sungit-sungit mo. Miss na miss kita. Miss-miss ka dyan, popok sa'yin kita dyan eh. Tapang talaga ng mga waray. Ano ba? Na-miss kita. Na-miss mo ba ako? Huwag mo nga ako matawag-tawag na Beth, ha? Eh, sabi mo, Kabet. Ano ba nickname ng Kabet? B-E-T. B-Bet. He! Diba? Tapang talaga. Ah. Bango mo naman. Victor, huwag mo nga akong ginaganyan. Na-miss mo ba ako? Miss na-miss kita. Ano ba? Na-miss mo ako. Huwag mo nga akong nilalandi. Ginagagamba na ako dito, ah. Alam mong marupok ako pag tumihaya ako, hindi na kita maitimpla na kape. Eh, di pagkatapos mo tumihaya at saka mo ako itimpla, ha? Liga na. Ano ka ba? Ay, ko. Ikaw naman, dahil mong parupay. Ay, huwag dyan, Victor. Baba pa, baba. Baba pa. Bura ka. Ha? Sorry. Pero okay lang, ang sarap.
Paano ba? Arriba! 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 Victor! Anong kailangan mo? Ano ibig sabihin nito? Sige na, General. Magbihis ka na. Gising ka na? Lumabas ka? Ang lakas ng ulan ah. Saan ka ba nang galing? Nagutom ako. Bumili akong pagkain natin. Ariba tayo? Aaribahin mo na naman ako? Mamaya, pagkatapos natin kumain. Sir, ano ba motibo sa pagmamatay ni Jalal Alarcon? Sangkot ho ba na pabalitang vigilante group na kung tawagin ay death squad na allegedly ay may kagagawa ng pagkamatay ng sunod-sunod ng mga general? At totoo ho ba nakasangkot si General Alarcon sa mga gun smuggling syndicate sa Cavite ko kaya siya itinumba ng death squad? Lahat na ito ay mga hearsay lamang. Under investigation na ang mga nagagalap na krimen sa mga kagalang-galang natin, General.
Hintayin nyo na lang ang official statement mula sa PNP head office. Under pressure na naman ang lahat ng mga police force. Dahil may pinatay na namang isang general. Ang gusto ko, tayo makauna sa kasong ito. Sir, kung ako lang ang masusunod, ayaw akong mapatay ang mga general na yan. Lasing ka na. Sir, hindi ako lasing. Ulitin ko yung sinabi ko, sir. Ano nga ba sinabi ko? Kung ako masusunod, ayaw akong mapatay lahat sa mga general na yan. Puro kurap eh. Yan ho, tumatay sa uniforme natin. Victor, pag pinabayaan natin ang ganyang sistema, masisira ang judicial system ng gobyerno. Eh, matagal na hong wasak yung judicial system na yan, sir eh. Bakit kanyo? Ang mga nagpapairal yan, eh, may kinikilingan. Talo ho parati mahihirap. Pang mayayaman lang ho yan eh. Pang mga opisyalis, mga politiko, mga general. Kaya shit ho yan judicial system natin na yan. Puro kurap naman yan, mga nililiquidate na yan, sir eh. Dapat lang mawala yan dito sa atin. Victor. Sir. Bakit ka ganyan magsalita? Meron ka bang kinalaman sa lahat ng mga patayang nangyayari? Ano sa palagay mo, sir? Tulog ka na nga. Inihintay ko pa po si Daddy. Hindi na uwi yun. Kasi kayo, Mami. Anong sabi mo? Ah, wala po. Sabi ko po, matutulog na po ako. Sige po, Mami. Happy birthday to you. Junior, mukhang galing na dito si Mama at si Ate mo. May bulaklakan eh, may balon pa. Galing, no? Pasensya ka na. Kainom na naman si Papa. Alam mo, anak, hanggang ngayon, hindi pa rin mapatawad ni Mama si Papa. Pero naintindihan ko, tama lang naman magalit siya. Dapat lang sisihin niya ako. Kasi alam mo kung bakit? Bilib kasi si Mama kay Papa eh. Kasi alam niya magaling akong pulis. Lahat ng kasong inawakan ko, solve. Ayos lahat. Yung mga kriminal na dapat mamamatay, patay. Yung mga biktimang dapat kong tulungan, natulungan ko lahat. Pero, ikaw nalagay sa panganib. Sarili kong dugo.
di ko natulungan. Bulaga! Uy! Ah, anong ginagawa mo rito, anak? Di ba po, sasama ako sa inyo? Di ba papasyal tayo? Papasyal? Nagpaalam ka ba sa mami mo? Kay ate po. Patay na naman ako sa mami mo niyan. Kagay-gera nga lang sa akin eh. Daddy talaga, bakit ganun? Takot na takot ka kay mami. Pero sa kalaban, ang tapang-tapang mo. Hindi ako takot sa mami mo. Kung hindi ka talaga takot. Oh. Halika! Pasyal tayo. Tara. Ibang klase ka rin, mga paeklay mo, ha? Sa susunod, mamupupo ka, ha? Opo, Daddy. Mas mabilis ang kabayo ko sa'yo. Hindi, mas. Gusto ang kabayo ko. Hindi, ah. Daddy, oh. I love you. I love you, Daddy. I love you too, anak. I love you very much. Oh. Kiss nga, kiss nga. Kiss mo ako. Sarap! Woo! Sabi ko na sa'yo, kung nakinig ka lamang sana sa'kin, di sana buhay pa si Junior. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Pinatay mo siya, ang pagiging pulis mo ang pumatay sa kanya. Pinatay mo siya! Ikaw ang pumatay sa kanya! Ikaw ang pumatay sa kanya! Ikaw ang pumatay sa kanya! Ikaw! 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 Ang Victor! Oh, Jericho, andyan na pala kayo. Alvin, Tony, kamusta ba kayo dyan? Mabuti po. Ayos ba kayo? Opo. Susel, Marianne, ayos ba kayo dyan? Mabuti po. Alala po namin, birthday po ni Junior. Oo, at alam niyo rin, may dala akong ice cream, tsaka cake para sa inyo. Ganito rin naman tayo noong nakaraang taon, di ba? Opo. Pero kakanta muna tayong happy birthday. Opo! Good morning, Attorney. Attorney Ledesma? Si Herman Cruz, yung witness na sinasabi ko sa'yo. Bakit ngayon mo lang ni-report ang pangyayaring ito? Matagal na to, ah. Natatakot po ako, kaya tago muna po ako. Wala kang dapat katakutan. Makikilala mo ba yung taong bumaril sa kasama mong hostage? Opo, nakikilala ko po. Natatandaan ko po mukha niya. O, ano ba mga kailangan dyan? Gatas. Gatas ng bata. Ano pa? Uwi ako. Oo. O, sige na. May dumating eh. O, sige, sige, sige. Bye-bye. Miss Beautiful Montero, what can I do for you? Basahin mo to. Then I'll see you in court. Teka, teka. Sandali. Ano ibig sabihin nito? Isang hostage na napagkamalan mong hostage taker.
Binaril mo nang walang awa habang nakataas ang mga kamay at sumusuko. Ito, tandaan mo, Atty. Maski na kriminal, kapag sumusuko na, hindi ko binabaray. Hindi maaaring magkamali ang nakasaksi sa buong pangyayari. Lalo na nakainom ka pa ng alak matapos mong barilin yung tao. Sandali, sandali, sandali! Sandali nga! Iharap mo nga sa akin yung witness na sinasabi mo. Sa korte! Doon ko siya iharap sa'yo. Now, if you'll excuse me. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, totoo yun. Hoy! Kayo mga rookies, sino sa inyo yumari doon sa hostage? Ha? Sir, inkwentro yun eh. Maraming pwedeng mangyari. Hindi pwedeng kahit ano pwedeng mangyari, lalo na ako sumusuko na. Eh, para bang kami naman ang tinisisi nyo niyan, sir. Parang kami pinagbibintangan nyo. Eh, di ba, sir, si Attorney Ganda yung pumasok kanina na may witness na itinuturo kung sino yung pumatay? Baka naman nakakalimutan nyo, sir, dahil medyo nakainom kayo. Kaya nakakalimutan nyo yung nangyari. Ferrer, kahit na gano'ng karami pa nainom ko, natatandaan ko lahat ng ginagawa ko. At itong kamay ko, kahit kailan hindi pumalpak, maski ano pang inkwentro. Tandaan mo yan. Sir, mukhang dinuduro niyo ako, sir. Hindi kita dinuduro. Look, partner. Brad. Tama na yan. Pagkakasama tayo. Konting lamig. Sorry, sir. Mauna na ako. Pasensya ka na, idol. Sir, atraso? Masyado kang madaldal. Hello, Miss Beautiful. What can I do for you? Napakasama mo talagang tao! Aray! Ba't mo ako sinampal? You son of a bitch! Ano son of a bitch, son of a bitch? Ba't pating pupunta ka dito, sinusugod mo ko, inaaway mo ko, ha? Ang kapal talaga ng mukha mo. Pinitay mo yung kaisa-isang witness ko laban sa'yo! Excuse me, attorney. Wala akong pinapatay na witness mo, ha? Gumagawa ka lang man ang paraan dahil alam mo tinarbaho ko ang dati mo, eh. Baguhin mo na yan. Buko ka na rito, eh. Yung mga pagpunta-punta mo rito, di ba? Na gusto ka sa akin, ano? Ang kapal ng mukha mo! Aray ko! Nakakadalawa! Tama na! Sige! Ano? Sarap, no? Ha? Isip! Victor! Sir! I'll see you in court. I'll see you in bed. Bye. Paliwanag mo nga sa akin, ba't mo ginano si Tony Montero? Hello? Sir, pupunta na lang yan dito. Sir. Parati na lang akong ginigire. Sir, para po sa inyo. Hello? Sigurado ka? Ano oras?
Sige. Bilis-bilisan nyo na pagkilos. O, ibaba nyo na yan. Ingatan nyo lang, ha. Mahal pa sa buhay nyo yan. Ma'am Picom, yung mga spare parts na binili ni Senyor, nandiyan na ba lahat? Oo. Siguradong matutuwa si Senyor Sanchez. Malaking pera ang kikitain niya sa mga spare parts na yan. Good. Ay, siya nga pala. Trabaho natin. Kayong dalawang Dylan, kung ba't tayo natanggal? Pare, ikaw ang promotor eh. Trabaho ni Senyor, puro kainom naman. Kaya susunod. Mga pare ko! Ayos ba tayo dyan? Ayos na, boss. Kaya nga, ah. Di ba ba kayo naanto? Naanto ka. Uuwi na nga. Uuwi na dali. Tara na. Dali! Mas masarap tong dala ko, eh. Ano masasabi mo, Romel? Maganda, no? Marami pa niyan sa ibang crates. Brad! Pulis ka, no? Oh! Ano yun? Putok yun, ah! Tignan nyo! Ma'am Picom! Paano tayo? Dito tayo! Police! Take it! Tarantado ka, pinagod mo pa kami! Alam niyo mga pare, hindi kayo makakalabas dito. Marami kami. Gago ka pala eh! Ikaw nga gagawin namin passes para makalabas kami rito! Ganon? Oo! Oo, no, kain niyo yan? Ngayon? Hindi! Plano kayong tumakbo? Hindi! Ha? Hindi, sir! Magtigong! Hindi tayo tatakbo, hindi ba? Ikaw! Hindi, sir. Hindi nga kami tatakbo. Ganun naman pala. Sige! Dun! Sige! Sir, paano niyo nagawa yun? Practice. Iho, sino yung pulis na nakikialam sa negosyo ko? Si Captain Dilompo, senyor. Konyo. Diyan na naman. Malaking perwisyo na ang ginagawa niya sa akin. Edmond. Senyor. Puntahan mo si Turco. May ipatutumba ako sa kanya. Opo, senyor. Alam mo, iho, hindi tatagal ang isang samahan kung walang teamwork. Kung merong isang magkamali, nasisira ang buong organisasyon. Pinagkatiwalaan kita eh. Senyor! Huwag, senyor!
naligo mo ko. Matuto ka. Sa susunod, ulo mo ang puputulin ko. Saan na, ate? Wow, sa akin ba to? Siyempre. Maraming salamat po, Daddy. Nasaan ang mami mo? Nag-grocery po. Daddy! Daddy, bakit bihira na kayo umuwi dito? Kathy, alam mo naman pulis ang daddy mo, maraming trabaho. Hanggang ngayon ba, Daddy? Galit pa rin kayo ni Mami? Hindi, Kathy. Hindi kami magkagalit ng Mami mo. Siguro talagang hindi lang kami magkaintindihan. Alam ko, Daddy, ikaw, hindi ka galit kay Mami. Pero siya, galit siya sa'yo. Pero alam ko ring mahal ka niya. Paano nga? Daddy, dalas-dalasan mo naman ang pag-uwi mo dito. Alam mo, kapag may affair kami sa school, ako lang walang kasamang daddy. Miss na nga kita talaga, daddy eh. Miss na miss din naman kita, Kathy. Tsaka ang pinaka namimiss ko sa'yo, kapag hatid at sundo mo sa akin sa school. O, sige. Ipilitin kong madalas ang pag-uwi ko dito para maihatid sundo kita sa school. Talaga? Promise? Promise. Niluloko mo lang yata ako eh. Maari ba naman kita lukuhin eh? Sa'yo lang ako takot. Ano ka ba naman? Takot? Eh bakit ang daming mundalang damit? Kasi alam mo, sa trabaho ko, kung minsan gusto kong magpalit agad ng damit kapag nadudumihan ang damit ko. At alam mo naman ng daddy, hindi marunong maglaba. Kaya magdadala na lang ako maraming damit para dalhin sa headquarters. Pati mo na lang kunin lahat ng mga damit mo at huwag ka na umuwi dito. Mami! Kasi huwag kang makikialam dito. Kaya mo ako, anak. Kung sinasabi mo yan, dahil ayaw mo na ako makita, okay lang sa akin. Sanay na ako eh. Pero pamamahay ko rin to, Jean. Kaya't kung kailan ko gustong pumunta dito para makita ang anak natin, pwede. Di mo ako mapipigilan. Nani, huwag ka nang umalis. Nani, huwag ka nang umalis. Nani, huwag ka nang umalis. Nani, I love you. I love you, Daddy. I love you too. Daddy, huwag ka nang umalis. Mami, pigilan mo si Daddy. Mami, pigilan mo si Daddy. Daddy! Mami, hanggang ngayon ba galit pa rin kayo ni Daddy? Ate, ang bilis mo na mamahalin mo. Siya ang dahilan kaya namatay ang kapatid mo. Ganon kalaki ang pagmamahal mo kay Junior? Ako, Mami, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako, Mami? Gusto ko magkasama-sama ulit tayo nila, Daddy. Gusto ko magkasama-sama ulit tayo lahat. I miss my father! Pare, ano ang sitwasyon dito? May regalo ko sa'yo. Anong regalo? Yung matagal mo nang hinahanap. Nandiyan sa loob. Tatlo sila. Pare, kung mapapasukun natin,
Hulihin natin, ha? Marco! Binibigyan pa kita ng pagkakataon sumuko! Kitang hinanap. At tagal mo kong pinahirapan. Sinira mong pamilya ko. Sinira mong buhay ko. Hayop ka! Pare, sa trabaho mo, sa trabaho ko, natural lang kami nadidisgrasya. Nagkataon lang, anak mo ang tinamaan nun. Pero, meron kang iniwan sa akin na hindi ko makakalimutan. Ang marka mo! Ito! Kaya patas lang tayo, hindi ba? Hayop ka! Tanggalin ko malahat ng buong parte ng katawan mo! Kahit kailan hindi tayo magiging patas! Dahil ikaw ang naging sikama tayo sa buhay ng anak ko! Kaya ngayon, ako magiging sikama tayo sa buhay mo, putang ina mo! Pare! Huwag mong gawin yan! Putang ina, huwag kayo makialam dito, pare!
Hindi pinubuhay ang tao katulad nito! Tawagin niyo! Tulungan niyo ako! Sira na ang ulo nito! Pare! Huwag kang bumaba sa pagkataon niya! Alalahanin mo! May dalawa ka bang anak! Kung papatayin mo yan, ano na lang mangyayari sa kanila? Tawa ka sa akin! Bawa ka sa akin! Huwag mo ko patayin! Gusto mo bang mabuhay? Tangina, ang laki mong tao. Duwag ka rin pala. Kayo nang bahala sa kanya! Tayo! Amanos tayo. Pare, pagkatapos mo magkape, patay mo ilaw ah. Oh, sige. Mahalagang makalabas ang mga nahuli kong tauhan. Ah, partner. Marami akong palad na pagbibigyan ngayon. Kung maaari naman, taasan mo presyo ko. How does 5 million sound? Okay na yun. Bukas na bukas, lalaya na mga bata mo. Thank you, thank you. Sir, ito na yung pinakuha nyo. O, akin na. What's the meaning of this? Sino ba kayo? Ano ang kailangan niyo sa akin? Noong ordinaryo ka pa lamang pulis ay kinakitaan ka na ng kawalanghiyaan, General. Lumabas sa aming investigasyon na may mga hawak kang mga magnanakaw, hold-uppers, carnappers, at nilalakad mo ang kanilang mga kaso. Ngayon, kapartner mo na si Sanchez, isang sugapang drug dealer at gun smuggler. Tumatanggap ka ng milyong-milyong pisong patong mula sa kanya. Hindi ka karapat-dapat na maging opisyal ng isang alagad ng batas. Ang mga katulad mo ay hindi dapat magtagal sa serbisyo. Hunyeta! Puro katarantaduhan ang palatag niyo sa akin! Hindi naman kayo hukom! Kami ang mga tunay na hukom dahil walang tiring ang mga mata namin. Malinaw ang katiwalian kinasasangkutan mo. Ibinababa namin sa iyo ang hatol na kamatayan. Teka muna. Teka muna. Pag-usapan natin to. Marami akong pera. Bibigyan ko kayo. Junior, matatahimik na tayong dalawa. Wala na si Marco. Ang sarap ng pakiramdam ko, anak. Pero may isang problema eh. Kasi nung sugurin ko sila Marco, mayroon nasaktang mga bata. Nagreklamo yung mga magulang. Kinundi na ang ginawa ko. Hindi ko naman sila masisisi. Kaya anak, baka masuspindin daddy ha. Kasi... Naku anak. Ay, ito yung abogadang may gusto sa daddy. Tignan mo, sexy oh. Huwag mo ako susumbong sa mami ha. Aba, attorney.
Mukhang hanggang dito nasusundan mo ako. So, confirm. May gusto ka sa akin. Hindi kaya talasing ngayon? Hindi ako nalalasing, attorney. Nakakainom. Pero never lasing. I just want you to know that you're my prime suspect for the death of my father. At hindi kita titigilan hanggat hindi kita nakikita sa loob ng kulungan. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni General Montero, attorney. Pero kung ako suspect mo, patunayan mo sa korte, nakahanda ako. Alam mo, sayang, ang ganda-ganda mo pa naman. Alam mo, bagay tayo. Hi, Attorney Montero. Oh, hi, kamusta na kaso mo? Eto, mabuti naman. Medyo nahihirapan nga ako eh. Ang mahirap talaga yan. Sa katunayan nga, mamaya may hearing na naman ako. Bagong kaso na naman. Oh, sige, good luck na lang sa kaso mo. Salamat. Sige. Sige. Hello? Torne, tingin akong pag-iimbestiga sa pagkamatay ng daddy mo. Ayaw ko ma-disgrasya. Kahit anong gawin ninyo, hindi ako titigil hanggat hindi ko natutuklasan kung sinong pumatay sa daddy ko. Kahit may bomba sa ilalim ng upuan mo? Bomba? Huwag kang tatayo kung ayaw mo magkahiwa-hiwalay ang katawan mo. Hello? Hello? Bomba! May bomba! Umalis kayo ng building! May bomba sa ilalim ng upuan ko! Hello? Police Department, emergency! Sa Human Rights Office to! May bomba dito! Dito sa ilalim ng upuan ko! Ibang klaseng bomba to, attorney. Huwag muna kayong tatayo. Ma'am, ano ang problema? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng bomba. Santos, ikaw magaling sa explosives eh. Ako nga tumingin. Tignan ko kung anong magagawa ko. Pwede ba, sir? Oh, sige. Ingat lang. Sir, pahingin na cutter. Ma'am, huwag kayo mag-alala. Yan ang pinakamagaling sa amin.
Attorney. Okay na. Di ba mga kasamahan kayo ni Captain De Leon? Eh... Sa palagay ko, siya ang lihim na naglagay ng bomba. Nandiyan ba si Atty. Nandito ho, tuluyo kayo. Maupo muna kayo. Nasaan ba si Atty.? Nasa taas, nasa kwarto. Sir, saan ho kayo pupunta? Diyan ka lang! Oo, oo. Hoy! Anong ginagawa mo rito? Bastos! Lumabas ka! Ano yung kinakalat mo sa headquarters na ako ang naglagay ng bomba sa opisina mo? Ha? Uulitin ko sa'yo. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng papa mo. At lalong wala akong dahil para patayin ka. Hmm? Sexy mo talaga! Bastos! Aray! Oh, kita ko yan. Talagang wala kang modo. Sobra ka na, ha? May papikit-pikit ka pa. Bibigay ka rin pala. Maswerte ka at hindi tayo naging magsyota. Kung hindi, malamang naariba kita. Sexy talaga. Pang-Olympic. Miriam? Aba, himala! Dumating ka pa! Bakit? Nungongot ko na naman ba? Nakikita mo to? Lumayas ka na! Wala ka nang uuwian dito! Bihis na bihis yata tayo. Saan na lakan? Sa Japan. Japan? Nagbibiro ka ba? Pa-Japan-Japan ka pa riyan. Hoy, sawan-sawa na ako sa kahihintay sa'yo at sawan-sawa na rin ako sa pagdila sa amoy pulbura mong pawis! Tampo ka lang. Victor! Victor, ano ka ba? Teka! Teka! Victor, nakikiliti ako. Victor, nakikiliti ako. Victor! Teka, sandali! Oh. Ayoko na. Tama na. Huwag mo na akong haplusin, please. Hahaplusin mo na naman ako. Gagagambahin na naman ako. Mapapatihaya ako. Ayoko na. Tama na. Utang na loob. Ayoko na. Tatampo ka lang eh. Victor! Tama na, Victor. Ano ka ba? Tama na. Andiyan na si Chukiji. Sino Chukiji? Ang bago kong boyfriend na hapon na pakakasalan ako. Kaya, goodbye. Oh, Miriam, my love. Chukiji-san! Oh, baby, oh. I miss you, baby. I miss you too. Who? Brother? Huh? Brother? Yeah, my brother. My brother. Ano? Brother? Chukiji-san. Brother, hello, brother. Huwag na akong i-booking. Susumbong kita sa asawa mo. Parang awa mo na. Pagkakataon ko na to sa Japan, pakakasalan niya ako. Maawa ka na, Victor. Baby? Baby brother. Brother, baby. Baby brother. Cute baby. Hello, baby. Hello. Paano na si Eric? Oh. Cute baby. Oh, ayan. Ikaw na ang bahala sa kanya. Total, ikaw naman ang gumawa niyan. Ako ang nagpakahirap. Goodbye. Fight, eh? No, goodbye only. We will miss each other, my brother. Oh, oh. Okay, goodbye. Bring my bag in the van, please. Okay. I will follow. Hurry up, ha? Yes. We are brave to catch, ha? Very good. Sayonara, brother. Sayonara. Bye-bye! Bye-bye! Okay, bye-bye! Bye-bye, brother!
Babay, ano ka ba? Ikaw talaga kanina ka pa. Goodbye. Bye-bye, Eric. Ano na tayo ngayon, Eric? Mami? Mami! May baby dun sa kama ko! Paano nagkaroon ng bata dito? Ano kayang baby to? Kapatid mo. Daddy! Anong sinabi mo? Anak ko, sa ibang babae. Sinong babae? Umalis na kanyang ina. Iniwanan na siya. Ginawa mong dahilan ang pagkukulang ko sa'yo. Kaya naganak ka sa iba. Patawarin mo sana ako, Jean. Pero hindi ko na pwedeng talikuran ang naging kasalanan ko na ngayon ay responsibilidad ko na. Lumayas ka. Jean, makinig ka sa... Parang awa mo na. Jean. Lumayas ka na. Mami, wag po. Kathy. Tama ang mami. Mali ang daddy. Pero Dani... Akin na si Eric. Hindi ko pinapalayas ang bata. Wala siyang kasalanan. Ikaw lang ang umalis. Mami, wag po. Kathy. Alagaan mong kapatid mo. Mahalin mo siya. Opo, Daddy. Mami, si Daddy. Daddy, tulungan mo ako dito. Tulungan mo ako sabi dito. Itapon niyo na yan. Pagkatapos nito, magpapanamig muna tayo. Masyado na tayo mainit. Mga pare, pulis ito. Anong nangyayari dyan, ha? Dario. Terrell!
Bakit pati si Dario? Pare, witness eh. Mahirap na. Halika na. Uy! Halika na! Sir. Sir. Putang ina. Putang ina! Sino gumawa nito? Sino suspect nyo? Death squad, sir. Death squad? Anong death squad? Hindi naman kurap ang kaibigan ko! May sinulat si Dario sa sarili niyang dugo. Letra. Pero hindi namin maintindihan kung letter T, letter F o letter C. Anong? Kapitan. Narito ang mga litrato at autopsy ng dalinsya rito. Ayon pa rin sa report ng ballistics lab, magkatugma ang mga balang nakuha sa katawan ng partner mo doon sa mga balang nakuha sa katawan ng mga general na napatay. Pare, bago ka manahimik sa langit, mauuna muna masunog ang kaluluwa ng mga pumatay sa isang piyano. Sinusumpa ko. Anong ginagawa mo rito? Nagpunta ka ba rito para pagbintangan akong pumatay sa sarili kong kaibigan? I'm here to apologize. Pati sa paggusto ko sana humingi ng tulong. Anong tulong? Tulungan mo akong hanapin ang pumatay sa papa ko. Sa ginawa niyo kay Dario, sinira na ninyo ang ating layunin. Na mga korap na pulis lamang ang dapat natin patayin. Sir, sa totoo lang, nung una, excited kami nung malaman ng grupo na lilinisin namin yung PNP. Eh, nung bandang huli, medyo naisip-isip namin sayang yung panahon. Eh, kung kapwa pulis din ang papatayin, eh, di, sayang naman. Anong ibig mo sabihin? Eh, sir, bata pa ho kami. Eh, siyempre, naisip din namin mag-ipon. Para naman, bago mag-retire, milyonaryo na kami. Yan ang hindi ko mapapayagang mangyari. Ang gumawa kayo ng mga ilegal, ako mismo ang makakalaban ninyo. Hindi ako manghihinayang na buwagin ang grupong ito. Kahit mawala na kayo. Hindi rin kami manghihinayang mawala kayo, sir. Mag-iiba tayo ng linya. Ano ba? Akala ko ba mga pulis lang ang pinapatay nyo? Sabihin nyo kung magkano. Ibibigay ko. Huwag nyo lang akong patayin. Ano sabi mo? Ayan. Hindi lang yan ang matatanggap nyo kung magtatrabaho kayo para sa akin. Gusto kong patayin ninyo si Kapitan Victor De Leon. Magsama kayo ng mga tauhan ko. Bakit ka tumagat ng pera, Ferrer? Lumabag ka sa batas ng ating samahan. Sa ginawa mo, wala ka na rin pinag-iba sa mga general na pinapatay natin. Ang dapat sa'yo patayin! Pare, dinesisyonan nating lahat to. May hati ka rin naman dito sa perang ito eh. Pero kung ayaw mo, wag. Pabor pa nga sa amin yun eh.
Pero itong tandaan mo, alam mo kung anong mangyayari sa'yo. Tinatakot mo ba ako? Hindi. Gusto ko lang gamitin mo yung utak mo. Sandali lang, huwag ka na kumiyak. Yo, baby! Oo, tahan na. Huwag na kumiyak. Tahan na. La la la, la la la. La la la. Ang cute-cute naman ni baby. Alam mo, Eric, manang-mana ka talaga sa daddy mo. At ikaw naman, anong ginagawa mo dyan? Pasilip-silip ka pa. Pumasok ka na dito. Daddy! Victor, pumasok ka na dito. Tulungan mo ako. Umiiyak yung bata. Magtitig na pa ako ng gatas. Bihisan mo yung bata. Ano? Anong tinutunga-tunganga mo dyan? Bihisan mo yung bata. Eric! Oh, why, 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 why? Alika rito. Wow! Hello? Nanganganib ang buhay mo. Pati na pamilya mo. Umanda ka. Sino? Victor, bakit? Sa loob kayo! Ha? Dali! Sa loob ng banyo! Bilis! Sige! Huwag kayong lalabas! Mas kayo nung mangyari! Hello, headquarters. Asawa to ni Captain Rio. Nilulusob yung bahay namin. Mami? Mami! 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 Mami, wag mo! Mommy! Daddy, it's your mommy!
Sir, pwede ho ba tayo mag-usap? Oh, ano sasabihin mo sa akin? Sir? Ano, sir, eh? May problema ka ba? Sir? Sir, condolence, sir. Salamat. Sir, condolence. Salamat din sa'yo. Pare, kala ko ba magkikita-kita muna tayo bago tayo pumunta rito? Buti na lang. Umalis na kami dun. Kundi, mabubulo kami sa istasyon. Pasensya na kayo, mga pare. Akala ko kasi hindi ko na kayo abutan doon, kaya dumaretso na lang ako dito. Yun na nga naisip ko, eh. Tos, ano nga pala yung sasabihin mo sa akin? Hindi naman importante yun, eh. Ikaw talaga, hindi naman pala importante. Sige, dito tayo. Upo tayo dito na makapagkape. Montero. Despa. Alarcon. Padilla. Lahat sila pinatay ng death squad. Pati isa motibo. Ituloy mo, Victor. To get rid of corrupt generals? Yun ba ang gusto mong sabihin? Patay na ang papa ko, Victor. Tanggap ko na ang lahat. Kahit na masakit. Kay Hepe naman. Lahat ng balang nakuha sa katawan ni Hepe eh match sa lahat ng balang ginagamit ang death squad. Hindi ko maintindihan. Bakit nila dinamay si Hepe? Hindi siya corrupt. Sa akin naman ngayon. Michelle. Ano sa palagay mo ang koneksyon ko dyan? Hindi kaya pare-pareho kayo ni Dario at Hepe na directly involved sa grupo? Tama ka, Michelle. Yan din ang iniisip ko. At ngayon, sasabihin ko sa'yo, lahat ng miyembro ng death squad ay kapwa namin pulis. Wala ka ba namukhaan sa sumugod sa bahay niyo noon? Wala. Lahat sila nakaabito para silang mga Dominican priest. Alam mo, Michelle, matalino ang kaibigan ko. Bago siya namatay, nag-iwan siya ng marka para sa ating lahat. Letter F? Nung burol ni Jean, merong gustong sabihin sa akin si Santos. Nang dumating na mga kasamahan niya, biglang hindi na importante sasabihin niya sa akin. Si Recto at si Ferrer ang dumating nun. Victor? Si Ferrer? Yan ang mensaheng iniwan sa akin ni Dario.
Victor? Michelle. Nakuha na nila yun. Di ayos na problema. Eh, kasi kaso ang problema, kailangan din ng ano eh. Hindi. Quarantine. Dali lang yun. Dali lang yun. Huwag ka mag-alala. May mahapos. Ayos na ayos ang lugar na ito, iho. Tahimik, ligtas. Sino mag-aakala na may lugar na ganito sa gitna ng Maynila? At protektado pa ng mga incorruptible na pulis na katulad nyo. Ang samahan natin. Ngayong iisa na ang grupo natin. Wala tayong hindi magagawa. Droga, babae, baril. Pag-aharian natin lahat yan. Isa lang ang maaaring maging problema natin. Ang pakialam merong Victor De Leon na yan. Magaling siya, senyor. Magaling siyang tomador. Pero huwag kang mag-alala. Uubusin ko alcohol sa katawan niya. Hindi siya uubra sa akin. Santos! Recto! Ferrer! Kaya pala hindi mahuli-huli ang matandang kalbong yan! Kayo ang mga protectors! May paprinsip-prinsipyo pa kayong mga tartado kayo! Baliktad din pala mga parehibo nyo! Daga ka na ba? O gusto mong bumaliktad? Ah!
Santos! Nakapagsumbong ka na ba sa idol mo? Pagsasamahin ko kayo sa impyerno ng lasinggerong idol mo! Oh, ano? May tama ka ba? Wala, idol. O tayo naman. Isa, dalawa, tatlo! Patay ka ngayon, De Leon! Siyamba ang buhay mo! Ay, hijo de puta, konyo! Arriba y bajo, konyo! Pakastikastila ka pa, shit! Santos, yan ang napapala ng Judas. Ikaw ang Judas. Pinagkanulo mo ang prinsipyong pinaniniwalaan natin. Prinsipyo? Prinsipyo ng idol mong lasinggero? Ha? Taka. Pare, biglang nawala. Paano nawala? Kitang-kita natin doon! Nandyan lang yan. Wala naman pwedeng puntahan yun eh. Mga bobo! Victor! Ferrer! Nadali mo! Pero gusto ko pa rin tantarin ang bala tong gunggong na to eh! Ah! Bagito ka pa rin, bata! Leon! Ha! Napuruhan kita, ano? Ano? Alcohol pa rin ba yan tumatagas sa katawan mo? Oo, Ferrer! Pero yun ang laban ko sa'yo! May anesthesia ang katawan ko! May pampamanhid! Ha? Ikaw, wala! Masakit ba tama mo? Kumikirot ba? Kumag! Iba doon! Iba sumama sa akin! Dali! Sir, maawa na kayo. Isang Akyat! Driver lang po ako. Akyat! Putukan kita! Sakay! Sige, bante mo! Opo! Opo, sir! Thank you.
mamatay-matay! Victor! Merry Christmas! Round 1 pa lang! Nagpapainit pa lang tayo! Ano, Victor? Makirot? Kumikirot ba? Kumikirot! Sabi ko na sa'yo eh. Eagle, you see? Eagle. Eagle, wiggle. Victor, Kathy! Halina kayo dito, kakain na tayo. Sige na. Eagle, wiggle. Halina kayo, kain na, nakahanda ng pagkain. Oh, dami nga na. Parang piyesta. Sarap yan. Siyempre, ako nagluto niyan. Oo nga, Tita Michelle. Amoy pa lang, perfect na, busog na ako. Kailan ba kayo papakasal ni Daddy? Para masarap uli ang pagkain sa bahay. Nasama kasi ng luto ni Daddy. Oh, sobra ka. Ewan ko ba dito sa Tita Michelle mo? Sabi ko magpakasal kami ngayon, Ming. Ang gusto, December pa. Gustong umirit. Hirit ng hirit. Mokya na. O ito nga, mag-practice ka na. Padadagdagan ng mga anak natin, no? O kumain na kayo na dyan. Praktisado na Tita Michelle mo. Galing, oh. Tignan mo. Ang sarap, Tita Michelle. Talaga? Saka po, sip-sip ka si Tita Michelle mo. Hoy, totoong masarap yan, ha? Sip-sip? Lakas mo mambola. Daddy? Ay! Alak! Tiyo! Mga pari kami! Huminaw ka! Naparito kami para... Alukin kayo ng candy! Gusto niyo bumili? Oo, Father! Bibiling ko lahat siyan! Dali niyo rito! Halika kayo!